So, ayan mga kamaster, no? Bismillah, Rahman, Al-Rahman, Rahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East. Maging sa iba't ibang panin ng ating daigdig na inabot ang ating vlog. So, sa araw na ito, at isang mapagpalang araw din sa atin dito sa Pilipinas, no? So, sa araw na ito, nandito po tayo sa J. Manuel A. Bonifacio, Balintawak, Quezon City. So, meron tayo ditong refrigerator na antatak ay Kundura, single door. Ito po ay mahigit 5 taon. Okay, so ang naging problema daw ng refrigerator na to ay nag-defrost lamang sila. Ngayon, kapag katapos nila mag-defrost, nung sinaksak na nila at gagamitan nila, ay unti-unti na nilang nararamdaman na nawawala na yung lamig, mga kamaster, no? So, nagpasaklulo na sa atin ang ating minamahal na customer upang malaman nga kung ano nga ba talagang totoong sira ng kanyang refrigerator. So, sa araw na ito, saksihan po natin kung paano natin bibigyan ng solusyon itong ating refrigerator. Okay? So, ayun mga kamaster, na magsimula na po tayo. Ang unang natin gagawin ay mag-evaluate muna tayo ng unit. Okay? So, naghanda tayo dito ng kodigo. Breakdown history ng ating compressor. Okay? So, magsimula muna tayo sa plug. Check muna natin yung grounding ng plug. Continuity. Okay? So, wala. Check natin sa ground. From line to ground. Okay? Wala. Naka-continuity tayo mga kamaster. Okay? Kabila. Okay, good. So, walang short yung ating plug. Okay, so, mag-proceed tayo dun sa CSR. Okay? Yung pinakataas, yun ang C. Okay? Yung bungad at saka yung pinakadulo ay hindi pa natin alam kung alin dun yung SR. Okay? So, simulan muna natin sa taas. Then, dito sa bungad. Set natin to sa ohms. So, meron tayo nakukuhang 28.4. Then, inilipat na muna natin doon para malaman natin kung asaan yung running. Okay? Okay. So, yung running po mga kamaster, yun yung nasa dulo. Okay? So, itong bungad ay ito yung starting. Okay? So, meron tayo nakukuhang 28.2. Lista natin, 28.2. Lipat natin. Common to running. Ohms. Then, running to starting. 50.4. So, total muna natin mga kamaster, okay? So, ayan mga kamaster, no? Sa ating total ay may nakuha tayong 50.8 dapat ang ating makukuha sa overall na total. Okay? So, ang ating nakuha dito sa kanyang windings ay 50.4, samantalang dapat ang makukuha natin ay 50.8. Okay, so pasok pa rin naman to mga kamaster. Okay, huwag lang tayong magda-drop ng 10 ohms. Okay, so yung 50.4 tsaka 50.8, pasok pa yan mga kamaster. Okay, so mag-proceed na tayo dun sa grounding check ng ating system ng ating compressor, okay? From common to ground. Okay, wala. Naka-continue to tayo mga kamaster, okay? Starting to ground. Wala. Running to ground. Okay, wala. So, walang problema yung ating compressor pagdating sa windings kung ito ay short o good. So, ang ating compressor ay good. Wala pong siyang short. Okay, so gagawin natin, ang susunod natin ay yung overload protector, check natin. Okay. So, check natin kung buo pa to. Okay, naka-continuity pa rin tayo mga kamaster, okay?
Okay, so ang gagawin natin, aalugin natin siya. Titingnan natin kung good pa yung contact. Okay, napakahusay. Pwede din pakasalan to. Okay, ito. Then, itong kanyang relay. Check natin kung good pa. Okay, good pa. Yan o. So, ganun lang ka simple mag-check ng relay, mga kamaster. Okay? Malalaman natin kung good pa ang kanyang connection. Yan o. Pag inalog-alog mo siya. Okay? So, good ang ating relay. So, ang gagawin natin, mga kamaster, ay papaandiran na natin yung ating refrigerator upang malaman natin kung meron nga ba talaga itong problema pagdating sa refrigerant. Okay? A few moments later. So, ayun, mga kamaster, no? I-plug na natin yung unit. Okay, so meron tayong nakukuha ang 0.52. Bababa pa yan. So, mag-antay po muna tayo, mga kamaster, ng at least 5 to 10 minutes para makapag-circulate yung refrigerant. Okay? So, ayan, mga kamaster, no, after ng ating pag-aantay, kuha na natin siya ng parameters. Sa in, meron tayong nakukuha ang 100 degrees Fahrenheit. Sa out, meron tayong nakukuha ang 100 degrees Fahrenheit. So, sa madaling sabi ay wala na po itong masyadong laman na refrigerant. Okay, so, paano natin nasabi, mga kamaster, na wala nang masyadong laman o mababa ng amount ang refrigerant? Kasi nga po ay meron po siyang leak. Ayan po. So, nakikita nyo, mga kamaster, nandito yung, ika nga ay langis. Kung asan yung langis, nandun po yung posibleng leak, mga kamaster. Okay, so, yung kanyang amperahe ay 0.39. Okay, then ang gagawin natin, maya-maya ay i-reprocess na natin siya, then i-correct natin to. Okay? A few moments later. So, ayun, mga kamaster, no? Ang susunod natin gagawin ay magpahigop muna tayo ng flow. Okay? Pero bago tayo magpahigop ng flow, ay siguraduhin muna natin na hindi sumusuka na lang isang ating compressor. Okay? So, ipapaandarin muna natin siya para malaman natin kung good pa yung kanyang system. Okay? Kung oily o hindi na. Okay? So, plug na natin. Abangan natin dito, mga kamaster, okay? Para malaman natin kung may langis. So, okay? Hindi sumusuka ng langis ang ating compressor, okay? So, ang susunod natin gagawin ay magpapahigop na tayo ng flow, mga kamaster, okay? Yun, no? Then, ang gagawin natin, lalagyan natin to dito, tapos tatakpan natin yung suction, access line, okay? Takpan natin to. Okay, so pagkatapos niyan, magbilang tayo ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagka naka-10 na, tanggalin natin to. Then, unplug na natin. Okay, so ang susunod natin gagawin ay maglalagay na tayo ng access valve at saka yung filter dryer. Okay?
A few moments later. So ayun mga kamaster, pagkatapos natin maikabit yung filter dryer, access valve, tsaka nahinangan na natin yung leak dito, ang gagawin natin ay magpa-flushing na tayo. Okay, so mag-purging muna tayo dito. Nakabukas na yung ating refrigerant tank. Okay, then mag-purging na tayo. Buksan natin dito, then abangan natin dito para mawala yung mga carbon, mga kamaster, no? Daming carbon, no? Abangan natin dito. Yun, no? So, sarado natin ang bahagya ito. Then, ibabalik natin yung pito. So, pagkatapos yung mga kamaster, magbabacuum na tayo, okay? So, ayun mga kamaster, no? Naikabit na natin yung mga hose. Siguraduhin lang natin na mahigpit na yung ating hose. Okay, so una natin sa vacuum pump. Buksan natin dito. So mag-antay po tayo ng at least 10 to 15 minutes para sa negative vacuum. Okay, so ayun mga kamaster, no? After na ating pabubacuum, sarado na natin dito. Nasa negative 30 inches mercury na tayo. Yun ang gagawin natin. Off na natin dito. Then mag-antay tayo ng at least 5 to 10 minutes para sa negative pressure leak testing. Okay? Ayun mga kamaster, no? Initial charge muna tayo. Mag-purging muna tayo dito. Yan. So mag-initial charge tayo ng at least 20 PSI. Okay, so ang gawin natin, paandar na natin yung unit. Okay, so nilipat na natin dito sa loob yung rep para dito na natin kargahan. Okay, so i-plug na natin. Okay, kargahan na natin siya. Pero meron tayo nakukuhang 0.45. Kargahan lang ulit natin. So ayun mga kamaster, no, kumpletuhin muna natin yung kanyang karga. Then maya maya lang kukuha na natin siya ng final parameters. Okay, a few moments later. Ayun mga kamaster, no, after ng 1 hour, okay na po ito. So kukuha na po natin siya ng parameters. So sa ating filter dryer, yung in 112, yung out 104. So mahusay, pwede pakasalan to. Yahoo! Then yung ating high head, compressor high head ay 169 degrees Fahrenheit. Then yung ating liquid line pressure ay 200 PSI. Then yung ating suction line ay 18 PSI. Then yung ating amperahe ay 0.61 amperes. Okay, so okay na po ito mga kamaster, no? So nagkaroon lang po ng leak yung ating filter dryer, kaya nawala yung refrigerant sa ating nagkaroon lang po ng leak yung ating suction line, kaya nawala yung lamig. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. Salamat ng napakarami kay Pastor Leon at na napuntahan niya itong aming rep dahil halos 2 buwan na rin na hindi umandar. Nasira ito nung nag-defrost kami at nung paandarin na namin ay unti-unti nang nawawala yung lamig. At wala na akong alam nung gagawin kundi nakita ko sa YouTube na napanood ko yung ginagawa ni Master at tinawagan ko siya na kung pwede punta niya yung rep namin dahil nga doon sa diferensya.
Ngayon, maganda naman ang pagkagawa. Napansin ko na malamig na ngayon. At salamat po kay Master Leon at nagawa niya ngayon.